talikod niya. Hindi, actually, okay lang. Huwag mo na ipapakita dahil baka mawalan ka ng trabaho. Siguro doon mo wala kang mga kasama dyan, wala kang katabi na makakakitang sip-sip sa boss nyo. Oo, kasi alam mo yon, kahit alam mo, ano bang masama kung mag-make face ka, di ba? Kung talagang sumama yung loob mo. Etong bad trip ka talaga. Oo. Bawal mong sumimangot. Oo. Naku, dapat ibahin natin ang rules sa opisina. Okay lang sumimangot. Bakit ba? Diba? Para sa akin lang naman. Diba? Pampalabas yung partner na ano eh, sama ng loob. Yeah, expression of your of one self yun eh. Correct. Of your emotion eh. So pati pa naman yun ipagbabawal. Sige nga pala pagsabihan tayo ni Papa Jackson, gagawin tayong dalawa. Hoy! Di po pwede yun. Huwag na tayong sumali. Hayaan na natin sa mga ibang opisina. Hayaan na natin sila. Good morning naman sa mga pangga natin dyan. Nakatutok sa atin ngayon via Facebook Live pala. Yeah, facebook.com/energyfm1067. Hello naman sa mga pangga natin dyan. Nag-aabang rin ang ating mga story for today sa lihim ng liham. Kasi nga gusto nila makisaw-saw sa may buhay ng may buhay. Yeah, ang ating lihim ng liham for today, mahal ko pangga ko, baby ko, ay sinend po sa atin via www.lihimnangliham1067@yahoo.com. So, nag-email lang itong pangga natin. Yes, kaya yeah, diba kikita ang itsura ni Koya for today's video. Sayang. Sayang! Oo, nakakaloka. Pero once again, kung meron po yung story na gusto niyo pong i-share dito po sa aming programang Lihim ng Liham, isend po na yaaan sa lihimnangliham1067@yahoo.com. O di kaya naman sa ating official Facebook fan page, hanapin mo lang panggang Energy FM 1067. Halika na, partner. Huwag na natin patagalin ito. Ito na po ang Lihim ng Liham! Nang liham, paghanga, pagkayamot, at pagkasabing. Damdamin hindi masambit, suyag na may pag-ibig, at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba, o sa liham ilalakip? Here we are, face to face. Lihim, nang liham, magandang araw din sa'yo. Ang ganda namin, no? Siyempre. Uy, punta na kayo sa Facebook. Panorin niyo kami. Uy, first time po namin magsulat ng liham. Walang huy, ah. Ako lang yung napahuy. First time ko po magsulat ng liham, mga mosang. Dahil sa totoo lang, sa dinami-rami po ng pinagdaanan kong relationships, first time ko lang din po naramdaman ito. Oh. We're honored. Meron po akong schoolmate nung college, mga mosang, na noon po ay talagang hindi ko po pinapansin. Ay, gwapo. Pogi. Hanggang gumraduate po kami, mga mosang, wala po kaming communication noon. Pero last month lamang, after 5 long years, nag-invite po siyang lumabas. Oy! At dahil kilala ko naman po siya sa itsura, sumama po ako. Dahil nagkataon din naman po na single ako, sabi ko wala naman sigurong masama. Pero ang problema, mga mosang, alam ko po na may live-in partner siya. At 5 years na rin po silang nagsasama. Ayun yung masama, partner. Huy! Huwag ka muna mag-comment. Sumama pa rin po ako dahil wala naman akong gagawin nung araw na yun. Simula nun, nagkamabutihan na po kami. Hoy! Hanggang sa nagkaaminan na po kami. Ito na nga ba sinasabi? Nagkaaminan na po kami na crush niya ako nung college pa lang kami. Nung college yon, iba na ngayon. Binago na. Kaya naiinis daw po siya na bakit daw ngayon pa ako dumating. Pasok ay sa sigera.
kaya pagdating ng bakit ngayon ka lang, Pops Fernandez. Martin Yubera. Hay nako mga mosang. Kasi aaminin ko po, may gusto rin ako sa kanya. Hoy! Kaya naniniwala po talaga ako mga mosang na love is not the most powerful thing in the world. Para sa akin lang naman po. It is time. And timing is a tutut. Alam nyo na po yun. Until nito lamang po nalaman ko na nagkakaproblema na pala silang dalawa ng live-in partner niya. Siyempre, bantay sa lakay ka. Nahulog po ako sa taong alam kong hindi magiging akin, mga mosang. At hindi ko po alam ngayon kung ano ang gagawin ko. Kasi nararamdaman ko na rin po, mga mosang, na may pagmamahal na po siya at pagtingin sa akin. Hoy! Assuming. Pero alam naman po namin sa isa't isa na hindi na po pwede. Aaminin ko po, mahal ko na po siya. Ba yan, bad trip, no? Ano po kaya ang pwede kong gawin, mga mosang? Ipagpapatuloy ko pa po ba ito? O kakalimutan ko na lamang po siya dahil alam ko naman na hindi siya magiging akin. Kahit na alam naman namin sa isa't isa ang nararamdaman namin for each other. Mga mosang, please, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Mr. Hopeless. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Pasok, Barry Manilow. Hey! We had the right love at the wrong time. O di kaya naman, pasok! Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang aking puso'y meron ng laman? Ang sakit, no? Laman mo. Sige, tuloy natin. Hoy, ano nga ba? Sige, ikaw na muna. Ako naman, partner. Live-in partner pa lang yan. Pwede pa yung ano. Hoy! Hindi ka magbibigay ng ano, hopes. Hindi tayo maninira ng relasyon for today's video. Ayun na nga, yun naisip ko doon. Diba? Alam mo, kahit gaano pa kasidhi yung pagmamahal nila sa isa't isa. But the thing is, merong relationship kasi. Correct. Diba? Alam mo, partner, yung choice dyan nandun sa babae. Kung iiwan niya yung live-in partner niya or ipagpapatuloy niya yung relasyon niya doon sa lalaki. Kasi alam mo kapag ganyan, yung 5 years silang magka-live-in partner tapos bigla kang dumating ulit sa buhay niya. Eh may gusto siya sa'yo noon. So parang rekindling the romantic thing nung unang panahon. Pero minsan kakilig partner. Kakilig yun ha? Oo, pero naisip ko naman partner. Siguro kasi may something doon sa 5 years na hindi naging masaya yung babae. Kaya nakita sila noon na lalaki, akala niya may feelings pa siya dito sa past niya. Ako feeling ko naghahanap lang ng extra kilig. Oo, yung babae. Naghahanap na ng kakikiligan yung, kung muntik na ko, ano yung masabi ko. Naghahanap na ng kakikiligan yung babae. Correct. Na. Kasi, minsan ganun talaga. Oh, partner. I'm sorry ha, maraming magre-react dyan. Anong ganun talaga? Pero kasi, yun ang katotohanan ng buhay. Kasi may mga relasyon na, mahal nyo nga isa't isa, na okay kayo, yung pamilya nyo, maayos naman. Pero wala yung kilig factor, partner, yung masaya kayo, na maligaya kayong dalawa na magkasama kayo. Oo, lalo na kasi ito, may past sila. Kumbaga, gusto nila yung isa't isa ng college. Feeling ko, gusto nila yung isa't isa ng college, pero nagkaroon ng walang chance para magkaroon sila ng moment together. Wala kasi naglakas ang loob. Oh. Yan yung sinasabi namin sa inyo na kapag may gusto kayo sa isang tao, sabihin nyo na kagad. Oo. O di kaya naman, may lakas sila ng loob pero pareho silang occupied nung panahon. Ayun nga. Parang cubicle lang. Occupied. Occupied kayo. May umar na pabawal. Oy! Hindi nga, di ba? Nakakakilig kasi yung partner yung tipong, uy, dati, gusto ko to. Tapos ngayon, nandyan pa rin siya. Tapos ngayon, nag-uusap kami. Di ba? Pero kasi alam mo yung partner, may mga pagkakataon talaga na hindi mo na pwedeng balikan yung nakaraan. Oo naman. Diba? Kumbaga, actually po pwede naman pero hindi na tamang balikan. Correct. Mali na yung panahon. Oo. Siya na nga rin nagsabi eh. Oo, na timing is a tutut. Oo, ganyan. Ayaw natin nun. Sabi nga nila, dun sa nabasa ko kanina, time can be your greatest enemy but your best friend at the same time. Bakit best friend? Eh kasi may mga bagay na kapag nag-fall into place, sasabihin mo, yung mga pabor sa'yo,
sa'yo, sasabihin mo, oy, buti na lang tama yung timing. Tama yung panahon. Tama yung panahon. Pero kapag greatest enemy mo yan, ano ba yan, mali yung panahon. Sayang. Sayang. Sayang na sayang. Talaga ganun. Diba? Baka naman somewhere down the road. Oo. I know our paths will cross again. Oo, totoo naman. But it doesn't really matter when. Sige, tapusin mo rin. Diba? Pero hinayang talagang ganun partner eh. Alam mo yung kung kailan talina ako, kailan meron akong iba, saka biglang dumating. Oo. May anak ba yung babae? Wala pa naman siguro. Oo, wala naman. Sige, pwede pa yan. Wala, iba-iba talaga ng punto. Pero kasi ako, naniniwala ako na kapag halimbawa ganyan nakatagal yung relationship, binibigyan talaga ng test. Oo, at partner. Exam. Sina-challenge talaga yung faith ninyo at yung love ninyo sa mga partners. Pero alam mo yun, partner, aminin mo ha, mahirap makisama sa taong hindi mo talaga ganon kamahal. Pero paano mo sasabihin na hindi nila ganon kamahal? Eh, 5 taon nga sila sa bagay. Alam mo, partner, may ganon ni. Hindi naman alam measure yung, ruler yung haba ng panahon. Alam mo, nagsama lang sila out of convenience. Oh, may ganyan naman. Diba? Na dahil nga matagal na tayo, sige, magsama na tayo, pero hindi talaga ikaw yung 100% na mahal na mahal ko. Oh, that's like cheating yourself. Ang hirap nun, no, partner. Alam mo, may nabasa kong ganyan sa Reddit, eh. Oo. Oh. Na kung saan... Ako tumigil ka, nakakabasa mo na kung ano-ano. Oo. Pero nangyayari naman talaga. Diba? Na ano, yung asawa daw niya ngayon, although mahal na mahal niya asawa niya, hindi ganun kamahal katulad ng ex niya. Oo. Kasi yung ex niya, yun talaga yung one greatest love mo. Alam mo, partner, sabi nga nila, diba? Sa yes. buhay mo, makakamit ka ng 3 pagmamahal. Truly. Yung first love mo, yung greatest love mo, at saka yung love na wala lang, puppy love lang. Oo. Pero ako kasi naniniwala ako na binibigay sa atin yung mga tao na yan kasi sila talaga yung para sa atin. Oo. Diba? Maaaring yung greatest love natin, hindi yan yung makakatuluyan natin. Pero yung makakatuluyan nating tunay, eh, yun yung tamang tao para sa atin. Pero partner, diba ang hirap kasi piliin yung tama? Minsan hindi masaya. Pero hindi naman kasi lahat ng tama dapat, or hindi naman lahat ng masaya ay tama. Pero yun nga, partner. Pero doon ako sa ano, sa masarap pero mali. Kanya-kanya naman din talaga ng opinion. Actually, partner, alam mo yun, yung parang gusto mo sumama sa taong gustong-gusto mo talaga, you feel right but it's wrong. Yeah. Mahirap. At tanong dyan, hanggang kailan ka sasama sa wrong? Ayun nga. Diba? Hanggang kailan mo kakayanin ang wrong? Ayun. Diba? Ito na nga yung sinasabi natin dito sa letter sender natin. As though masarap siya sa pakiramdam kapag magkasama kayo, nagagawa ninyo yung mga bagay na gusto ninyong gawin, you have to consider may relasyon yung babae. Yun nga. Diba? Sabi ko nga, diba, either pigilan mo ba or tigilan niya yung relationship niya doon sa live-in partner niya at sumama sa'yo, o kayong dalawa yung tumigil. Oo. Kasi alam mo, yung babae hanggat kinikilig yan sa'yo, hindi yan sa'yo ano, bibitaw Hanggat masaya siya, hindi yan sa'yo bibitaw. So, nasa sa'yo yung desisyon kung ano ba, ikaw ba ay titigil na? Oo. Kasi alam mo naman eh, na may live-in partner. So, isipin mo na lang kung ikaw yung lalaki na partner nitong babae. Maaating mo ba sa sarili mo na yung asawa mo may ganyan palang ginagawa? Ano mararamdaman mo pag ikaw yung nasa sapatos ng live-in partner, diba? Mo, jowa-jowaan mo ngayon? Anong mararamdaman mo kung yung partner mo meron palang kinikitang iba? At saka partner, ang sakit mo na malaman mo kinikilig sa iba yung partner mo. Yan! Na ako yung kasama mo, yung live-in partner mo, kung araw-araw mo katabi sa higaan, araw-araw mo nahingay-hining ako, true, or naamoy hining ako. Tapos sa iba ka pala in love. Diba? Kung yung babae, hindi niya mapigilan yung kanyang emotion, siguro ikaw na lang yung pumigil. Pwede. Diba? Kasi, nasa sa'yo pa rin yan, decision mo yan. Kasi kung ako yan, titigil ko na. Oh, pero hindi titigil ko yan ko eh. Na. Oh, pero hindi nga ako yon. So, nasa sa'yo talaga yung decision yan. Kung ano ba, itutuloy mo ba? Ipaglalaban nyo ba? Kung ano meron kayo? Against all odds ba kayo? Nasa sa inyo yan. O, di kaya naman, partner, kausapin niyo yung babae, papiliin niya. Oo. Diba? Kung sasama ka sa akin, sige, go. Pero kung pipiliin mo yung kinakasama mo ngayon, sige, okay lang sa akin. Kasi too late naman na akong dumating sa buhay mo. Oo. Actually, kung ako yan, bigla na lang ako maglalaho, partner. Maglalaho? Kasi, oo, bigla na lang ako mawawala kasi ire-remind ko yung sarili ko na, uy, meron siyang relasyon na maayos eh. Oo, yun yan. Kumbaga, alam ko naman from the very beginning na meron tong relasyon, pero bakit pumayag pa akong sumulpot sa buhay niya? Kumbaga, okay na yung nandyan ako sa buhay mo, pero para pakiligin natin yung isa't isa. Para magkaroon tayo ng relasyon? Parang yun na yung mali. Oo, partner. So, alam ko na hindi makakapag-decide ng maayos yung babae at baka masira pa yung kung anong meron siya.
Diba? Alis na lang ako. Oh, you make the choice na lang for the girl. Alam mo, partner, kapag umalis nga siya doon sa relationship nila nung babae eh, biglang mapapag-desisyon dyan yung babae. Makapag-isip siya. Oo. Na maayos. Oo, na ay, baka kinikilig lang kasi ako kaya akala ko masaya ko. True. Pero hindi ko naman pala talaga siya mahal. Oo. Tama yun. Baka maayos naman talaga tong relasyon ko. Bigla ko lang nirekindle yung dating meron kami nitong classmate ko or yung schoolmate ko. Kaya gumulo. Akala niya, ikaw na yung mahal niya. Oo. Yun nga, tama yun, partner, na try mo na, umatras mo na onte. Huwag ka lang magparamdam. Oo, pigilan mo muna yung nararamdaman mo sa kanya. Huwag ka magpakita, huwag kang paramdam. Oo. Tapos tingnan mo kung anong gagawin niya. Kahit mga isang buwan, dalawang linggo to isang buwan, huwag ka muna magparamdam. Tingnan natin kung hihiwalay ba niya yung live-in partner niya o sasama siya sa'yo. Kasi baka sabihin ng iba, hindi naman po niyo yun choice. Kumbaga, kung choice po ng babae na ipaglaban itong si letter sender, choice naman po yun ng babae. Walang magagawa yung ibang tao. Oo nga, pero kasi morally speaking, morally na yung pag-usapan natin. Alam mo na meron kang masisirang relasyon eh. Bakit sumulpot ka pa? Alam mong may masasaktan ka eh. True. At saka alam mo, partner, lagi ako naniniwala kung paano kayo nag-umpisa, ganun rin kayo magtatapos. Totoo yan. Diba? Saka diba sinabi dito na nagkakaroon na sila ng problema ng partner niya. Oo. Eh baka kaya sila nagkakaproblema kasi nga, dahil na sa'yo. Oo, a part of her heart ay nandyan na sa'yo. Diba? Kaya try mo muna umalis dyan, iwan muna siya pansamantala at tignan mo kung ano yung gagawin nung girl. Oo. Respeto lang ba? Respeto correct sa relasyon. Alam mo yung bro code? Oo. Kasi kung alam mong mali yung ginagawa ng babae, wag mo nang bilhin. Oo. Diba? Wag ka nang, ang tawag doon, sumakay. Wag mo na konsintihin. Wag mo nang i-refuel kung ano man yung nag-i-ignite doon sa kamalian na yun. Oo. Tama lang na kinikilig ka. Pero marami pa naman magpapakilig sa'yo eh. Oo, totoo yan. Sabi mo single ka, siguro naman may itsura ka din. Kaya nagustuhan ka ng babae nung college kayo. Oo. Why not mag-ano ka? Dating app. Naman, diba? Para lang naman maka-explore siya ng ibang tao. Correct. At saka makalimutan niya yung feelings niya doon sa babae. Mm-hmm. Diba? Tsaka yun, baka lang na-challenge at ginamit ka lang ng universe na pang-challenge sa relationship nila sa pagsasama. Hoy, ang sakot naman nun. Totoo, partner. Ginamit ka lang? Ginamit ka lang ng universe. Ikaw lang yung naging tool, yung makinarya para i-challenge yung relasyon nilang dalawa. Oo, at sabihin mo bigla dun sa lalaki na magpasalamat ka sa akin. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo malalaman kung gaano ka kamahal ng jowa. Pwede rin naman. Pero again, it's your choice to make. It's your decision to make. Pero sinasabi namin mali yung sitwasyon mo ngayon. Wag na. Wag ka nang pumunta dyan. Ilayo mo na yung sarili mo dyan. Ang mga babae pa naman, pag in love, hindi mag-iisip correct ng tama. Correct, partner. Alam mo yun, yung sugod lang ng sugod. Sunggab lang ng sunggab. Diba? Yung mga lalaki kasi logical yan eh. Ay, wala akong pampakain sa'yo. Wala akong trabaho. Hindi kita jojowa. Hindi kita papakasalan. Hoy, meron mga lalaki hindi ganyan ah. Hoy, hindi mo sasabihin yung ex mo ganyan. Pero ang mga babae kasi come what may, kahit pagdildil tayo ng asin, kahit okay wala tayong lang kainin, pakakasalan kita, sasamahan kita, ganyan ang mga babae. Masyado kasi tayo emotional, partner. Totoo. So, ikaw na nag-iisip ng matino, alam mo kung anong tama, rational ka, edi ikaw na yung gumawa ng tamang desisyon. Choose the lesser evil. Hay nako. Ito na nga, choose not to be overtime again. 9:23 na po ng umaga, mga panggako, mahal ko, baby ko. Syempre naman, maraming salamat po. Kung meron po kayong story that you wanna share with us dito po sa Lihim ng Liham, i-share mo na yaaan sa Lihim ng Liham 1067 at yahoo.com. Madi kaya naman sa ating official Facebook fanpage. Hanapin mo lang fb.com/energyfm1067. Hoy! Syempre naman, ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. At syempre, kasama kabiling pa rin na nag-iisang mayora nyo sa radyo. Mayora is ka. At tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin nga radyo. Sabihin mo!